Hello guys, good morning, good evening at mega love shout out po sa inyo lahat at muli nagbabalik na naman ang yung lingkod. So yun na at bigay tayo ng reaction dito sa itong guys, napapansin ko kasi itong si Mark ay parang ika nga ay hinusgahan, hinatulan, di umano si Mark ay sinungaling. Walang pinagkaiba sa mama niya. Yan yung mga kadalasang nababasa ko sa comment section. So yun na at base nga po doon sa upload ni Sir RP Max Vlog ay ika nga ay ginawa niya ng paraan na itong si Mark ay makausap niya at malaman kung ano ba ang buong katotohanan base doon sa nawawalang Jetmatic o yung motor ng Jetmatic, no? At binigyan din naman ni Mark. At yun na nga, sinasabi kasi na sinungaling daw si Mark. Baka daw si Mark yung nagbenta. Medyo, ayun na, at umalma naman yung bata na hindi naman siya sinungaling na buong katotohanan. Guys, siya nga pala, ang kabuuan video po ay mapapanood nyo doon sa YouTube channel po ni Sir RP Max Vlog. So, hindi na tayo kumuha ng clip, no? At para mapanood naman ninyo ay doon na lang puntahan sa YouTube channel po ni Sir RP Max Vlog. So, ayun na, at eto guys, si Mark ay binigyan linaw naman na yun na nga, unang-una nung nawala yung bigas, itinawag niya kay mama niya. Nawala yung bigas. Pangalawa, eto yung nawawala yung motor na Jetmatic, itinawag din niya kay mama niya. Pero ang nangyari guys, parang nababaligtad pa eh. Nasalit na sana. Intindihin, asikasuhin nila. Pero ang nangyari nga, based nga po doon sa salaysay ni Mark, ay parang siya pa yung nasisisi. Na di umano sinasabi daw ni mama niya ay bulaan siya, sinungaling siya. Parang ang nangyayari nga, hindi inintindi at parang minasama pa si Mark. So yun na at marami ilan sa ating mga viewers na ito na nga at si Mark ay sinasabing baka daw ibinenta ni Mark. So ayun na guys, umuulan at kumukulog, no? Pasensya na. So sinasabi ng ating ilang mga viewers ay baka daw ibinenta ni Mark at sinungaling nga si Mark daw, di umano. At sa ganang sa akin, sana ay wag na po muna natin agad-agad husgahan yung bata kasi wala tayong alam eh. Hindi po natin alam kung ano ang buong katotohanan. Kung ito ba ay ibinenta, ito ba ay ninakaw, o ito ba ay nandun sa loob ng bahay. Dahil una-una guys, hindi po natin alam. Walang sino mang nakapasok pa doon sa loob ng bahay nung pumunta si Kalinga Prab. Ano po? At sabi nga ni Mark, wala sa kanya yung susi. Pero dahil si Mark ay wala naman sa bahay, baka meron pong kapitbahay na nagmalasakit at ipinasok po doon sa loob ng bahay yung motor ng Jetmatic. Huwag naman po sana nating husgahan yung bata dahil wala rin naman siyang alam eh. Dahil unang-una nga lagi naman siyang wala doon sa bahay. Kasi ganun sa akin, hayaan po muna natin na mag-update si Kalinga Prab patungkol dito sa usaping pagkawala ng motor ng Jetmatic. At masakit din sa bata na nababas nang wala namang kinalaman. Pero yun na nga at ang tanong ay nasaan ba talaga yung motor ng Jetmatic? So ayun na nga at pinalalabas, sinasabi naman ni Mark na kinakausap niya si mama niya. Bla 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 bla, yan bulaan ka, sinungaling ka. Ganon yung sistema, pinagagalitan pa raw siya. So kaya ang nangyayari, pinapatayan ng phone. Paano magkakaroon ng linaw ng maayos sa pagkakausap-usap silang mag-ina? Kung ganyan po ang nangyayari na pag tumatawag ay ganun daw ang banat. Bulaan ka, sinungaling ka, siyempre maririndi yung bata. Asa ganun sa akin guys, wala tayong alam kung ano ang buong katotohanan. Asa ganun sa akin, huwag po muna nating husgahan yung bata. Hintayin muna natin yung sunod na update ni Kalinga Prab. Kung mapapasok yung loob ng bahay at nakita na andun yung motor ng Jetmatic, edi mas maganda. Pero kung ito man, kung sakaling ito po ay ninakaw ng kung sino man, wala tayong magagawa. Ano po? At sino ang dapat nating sisihin? O, di ba? Magsisihan man tayo, pero wala na. Ano pang mangyayari kung ito man ay ninakaw ng iba? Ang saganang sa akin lang, man lang sana ay bakit iniwan yung mga gamit, yung bahay, no? At ito'y lumalabas na kukunin daw di umano paunti-unti yung mga gamit. Pero sa ganang sa akin, kung hindi iniwanan ang bahay at lalo pat may mga gamit, hindi po ito mangyayari. Pero doon sa sinasabi po ni Kalinga Prab na ang gusto niya mangyari, kunin muna yung mga gamit, iuwi muna doon sa bahay niya para safe. Mukhang ayaw po ni Mark. At sinasabi nga po ni Mark ay gusto raw ni mama niya ay kunin at unti-untiin. So, ibig sabihin ay baka pag sinang-ayunan ni Mark si Kalinga Prab na sige, dalhin ninyo ay baka siya daw po ang mapasama at siya nga ay ika nga binubutaktakan ng kanyang mama. Kaya hindi niya madesisyonan. Pero sa ganun sa akin, kunin na lang. Kunin na lang sana.
hindi naman, ay, nandiyan si Mark, kausapin naman sa sina si Mark. Kunin yung mga gamit, iuwi muna doon kay Kalinga para pagbabalik na sila, saka ibalik yung mga gamit. Yun lang yung sagalang sa akin. Kasi mahirap na ko eh, pagkaganyan nagkakawala yung mga gamit, no? Kagaya nga yun nung bigas, na may nagnakaw ng bigas, hindi maintindihan kung sino ang kumuha. So, mahirap na magbibintang tayo, di ba? Kunin na lang. Wala na tayong mga, ano, mga panghusga pa. Dalhin na lang, wag natin pagbintangan yung bata na sasabihin na eh, baka binenta. Eh, wala tayong alam po. Mahirap namang husga at kawawa naman din po si Mark. At yun na nga sinasabi, eh, walang pinagkaiba sa kanyang mama. Eh, hindi rin natin masisisi ang ating viewers talagang ikaw nga ay mana-mana daw, di umano, sabi niya. Pero sa ganun sa akin, ay wag na, kung yun man yung nasa isip natin na ganun talaga yung minana ng bata sa kanyang mama, ay wag na lang po natin ikaw nga ipangalandakan pa dito sa comment section kasi masakit din yan sa damdamin ng bata. Ano po, at walang kalaban-laban yung bata eh. So, buti na lang at nagawan po ng paraan ni Sir RP Max Vlog na makausap itong si Mark at binigyan nga po niya ng linaw na yun ang ata hindi siya sinungaling, no? Tinatawag naman niya kay mama, nawala yung ganito, nawala yung ganun. Ang problema po ay hindi agad na asikaso at pinalalabas na siya pa yung mali. Binubutaktakan siya ni mama niya. So yun na guys, at abangan na lang natin yung update ni Kalinga Prab kung ito ay mapapasok yung loob ng bahay, baka sakaling na andun. At si Mark ay huwag naman po natin i-bust guys. At yun na, sisihin man natin, ay huli na, no? At ang dapat nating anuhin dyan ay yung mama niya. Bakit iniwan yung bahay na ika nga ay okay na eh, wala namang problema, ay iniwanan. Tapos ngayon, lalabas, magsisisihan. Ano? Bulaan si Mark. So, yun ang mahirap doon. So, yun na. At para sa akin, ito yung suggest ko lang, no? Mas maganda talaga yung mga gamit. Doon na lang muna kay Kalinga Prab. Dalhin muna doon. Hindi sa mawala. And then yung bahay, hindi naman nagagamit. Paupahan na lang. Or desisyonan. Dapat desisyonan ng Kalinga kung ano ang mas baka bubuti dito sa bahay. Total, hindi naman tinitirahan. At mukhang ayaw na yata bumalik ni Ate M dito sa bahay nila. Di ba? Ay, mahirap naman si Mark. Itira doon. Ay, wala naman ito si Mark ng trabaho. Ano kakainin niya dyan? Ano pang babayad niya ng kuryente? Di ba? Kung ayaw na nilang balikan yung bahay, i-surrender na po sa Kalinga. Yun yung sa akin. At ibigay sa iba na higit na nangangailangan ng matitirahan, may magandang tirahan, i-surrender na nila, ibigay nila sa iba. Di ba? Hindi yung nakatiwang mam dyan. Di ba? Kung ayaw nila, ipaupahan na lang. Ganon. At least yung pera, buwan-buwan kumikita, ay may panggastos si Mark sa pagkain, no? Ganon lang, kasimple. At nang wala ng mga usapin, wala ng mga ligoy-ligoy pa, yung gamit, alisin doon, dalhin muna ni Kalinga Prab. Ganon lang naman kasimple, no? At kisa sa magkawala. Tapos ngayon, pag nawala, ang mababas, yung bata, ito si Mark. Di ba? Pag tinawag naman kay mama niya, bla 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 bla, bulaan ka, sinungaling ka. So yun na guys, mapapanood niyo po ang kabuang video sa YouTube channel ni Sir RP Max Vlog. Hindi po tayo kumuha ng video clip para doon nyo na lang po mapanood ang kabuuan video na in-interview tinawagan si Mark. Nandun po yung audio yung audio ni Mark nandun. So yun na guys, hanggang dito na lang at mega love shoutout po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi sa mga kayong sulok ng mundo na roon. Mega love shoutout sa inyo lahat. Bye!